Ibon-ibon lang, walang yabangal. Good morning mga kalapatids, it's me again, Bonggoy, and welcome sa aking channel. For today's video mga kalapatids, ano, usapang idol muna tayo mga kalapatids, ano, dahil sa may isang segment na episode si Sir Reggie Cruz, ano, kung saan na na-feature niya si Sir Sherwin Hernandez. So, nung pinapanood ko yung video niya mga kalapatids, ano, nung una eh parang siyempre, kumukuha tayo ng mga inspirational words, ano, para ma-motivate tayo, ano. And then bandang sa uli mga kalapatids, meron siyang sinabi na antig talaga ako sa matindi niya sinabi, ano. Ito, panoorin niyo mga kalapatids. Ibon-ibon lang, walang yabangal na ano, kasi iba dinalagay na nila ego nila sa ano, yung pride. Magkaibon lang tayo, laro lang, kasi kaibigan na, magkakaibigan tayo, di naman tayo. Wala namang, yung samaan ng loob, iwasan natin yan, kasi nakasira ng ulo yun sa pagkakalapate. Nakasira din ang pagkakaibigan. Kaya, mas maganda kung humble lang tayo lagi. So, yun nga mga kalapatids, ano, in general yung, ano niya, yung words of wisdom niya, mga kalapatids na tinatawag, ano, na ibon-ibon lang, so, para hindi masira yung pagsasamahan, eh talagang wag na lang natin ilagay yung ego natin sa mga ibon, ano. So, nung napanood ko yun mga kalapatids, ano, then syempre, pinakita rin ni Sir Idol Reggie Cruz yung Facebook niya. Nagpunta agad ako sa page niya, ano, sa FB niya. Then, nagtry lang naman ako mga kalapatids na i-message siya na-inspire ako sa mga sinabi niya. And talagang tagus-buto talaga mga kalapatids yung mga sinabi niya doon, ano. Hindi ko in-expect na mag-reply siya sa akin mga kapatids, and yung mga reply niya mga kapatids eh talagang masasabi ko na napakabuting tao ni Sir Idol, ano. Sabi niya sa akin yung may mga pag-address pa siya, tapos sa lahat ng mga inspirational words talagang nasabi niya sa akin, ano. And take note mga kapatids, ano, napaka-talented ng idol natin. So drummer din pala siya. Tapos nag-skateboarding siya mga kalapatids, yung longboard, so napakadelikado nun, pero syempre, yun nga sabi niya, pag-passion, talaga ano. And pigeon puncher pa siya mga kalapatids, ano. So siya nga pala yung nag-champion sa, ay nag-second overall sa NPC, ano, sa club nila, sa Manila East Pigeon Club, ano. So nagkwentuhan lang naman kami mga kalapatids, ano, sa Messenger, ano. So parang kala mo matagal lang kami magkakilala, ano, kasi syempre nagpalitan kami ng mga salita na syempre iniidolo ko siya, so sobrang idol ko siya. Then yun nga, isa pa dun sa ano, is nakapagpauwi siya ng ibon, ano, second overall yata siya sa NPC, sa club nila, sa Manila East Pigeon na club. So yun. So, nag-chat ako sa kanya, then nag-chat din siya sa akin mga kalapatids, and yun, napaka-ano niya talaga magsalita mga kalapatids, makikita mo na parang wala siyang yabang, parang napaka-buti niya, ano, kasi isipin mo, stranger ako sa paningin niya, pero nakikita ko yung mga reply niya sa akin na hindi tipid yung mga nire-reply niya sa akin mga kalapatids, kaya sabi ko, kaya napasabi ako na napaka-buti nitong tao to, ano. So, sabi ko sa, then binibigay niya ako ng mga konting tips, mga konting idea, mga yun, na mamomotivate ako, ano. So, na kinabukasan nun mga kalapatids, ano, so nagpunta ako sa mga bata, ano, may nagpalaro kasi doon, ano, si Sir Soto. So, syempre, yun, share tayo ng blessing, sabi niya nga, share lang tayo ng mga blessing ng kaalaman. So, kinabukasan nun, ano, nagpunta ako sa isang kalapatids, ano, sa bata, ano, sa nag-champion, sa children edition, ano, mga bata lang yung kumarera, ano, mga newbie. So, nagbigay ako ng munting gift card sa bata na yun, ano. So, shoutout kay, ano, to sa, kay Siren ba yun, Papa? So, yun. So, Siren, Papa, ano. So, nagbigay tayo ng gift card doon, ano. So, shinare lang natin din, kapag nakipagkwentuhan ako. Shinare ko rin kung ano yung may talent na meron tayo, ano, yung paano tayo nakakapagpauwi sa malayo, ano. And kung ano ba yung mga pinapakainan, yung tinitik natin sa ibon na vitamins. So, doon ako na motivate sa mga sinasabi niya sa akin. So, yun. So, yun lang naman sabi ko sa kanya. Taga-antipolo pala siya. And ako,
Siyempre, kahit nandito ako sa Palawan, no, lumaki ako sa Taytay Rizal, no, and graduate ako ng Kainta. So, sabi ko sa kanya, pagtapos ang pandemic, so, baka pwede ako mag-group visit sa kanya. So, sabi niya naman, walang problema. So, yun. So, excited ako, no, sana matapos na yung pandemic and makapag-bisita ako sa kanila, no. So, welcome daw ako sa kanila. So, yun pa lang, na-excite na nga ako, sabi kong ganun, eh. Siyempre, makausap mo yung isang idolo, no, parang iba yung pakiramdam talaga, mga kalapatids, ano. So, yun lang, mga kalapatids, ano. So, sana nagustuhan niyo yung video ko, lalo-lalo na kay Sir Sherwin Hernandez. So, sinashoutout ko siya, no. So, hanggang dito lang, yun lang yung mga konting topic namin na pag-usapan namin, ano, mga buhay kalapate, buhay panshir. So, yun, marami akong natutunan sa kanya, no. So, mas gusto pa mag-improve. Gusto pa matuto sa lahat ng bagay pagdating sa pag-iibon, ano. So, thank you sa iyo, idol. Ay sana nagustuhan mo tong munding kong video. It's me, Bonggoy, parang Palawan Puncher Club.